Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa anumang sulok ng daigdig kayo naroroon. Ito si Wonder Mom 64. Welcome to my channel. At katulad ng dati, tayo ay manalangin bago tayo magsimula ng ating pag-uusap-usap. Iyoko po natin ang ating mga ulo at manalangin sa ating Ama. Mahal na Ama, maraming salamat po sa araw na to at sa mga araw nagdaan. Patuloy mo po kaming ingatan sa sampo ng aming pamilya sa sakit, disgrasya at kapahamakan at sa COVID-19. Lahat ng ito po ay aming idinudulog sa inyo sa ngalan ni Jesus Kristo, ang aming Panginoon. Siya nawa. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. So ang ating pag-uusapan ngayon sa araw na to ay ang tungkol sa masasakit na daliri. I'm sure lalo na yung mga edad 50 pataas ay makaka-relate dito. Okay? Ako po ay nakakaranas tuwing umaga ng ang sasakit ng daliri ko. Hindi ko alam kung nariranasan nyo rin ito, yung halos hindi ko siya masara. Okay? At tuwi ko siyang ibubuka, may maririnig kang tumutunog. Clock, ganun. So, para siyang nag-lock. Ang tawag po dito nila ay, ito po ay kilala sa mas sa tawag na trigger finger. Trigger finger, I think, kasi because ang common po niyan ay dito. Diba? Para kang bumabarel. Yan. Maririnig nyo. Hindi siya smooth yung pagbuka ko ng daliri ko. Ang problema ko, hindi lang naman dito masakit. Lahat ng daliri ko masakit, lalo na tuwing umaga. Okay? Napasakit yan, hindi ko alam kung nakaka-relate. At ito po ay normally common sa mga kababaihan na edad 50 pataas. Or kung meron kayong diabetes, okay? This is also prone pag ikaw ay diabetic. Actually, ang kadahilanan po nito ay hindi ganong alam eh kung bakit nagkakaganito. Pero siguro nga dahil because nagkakaedad na tayo. So yung mga I think the tendons here na hindi na siya smooth ba, hindi katulad ng pagbata ka, sarap mag-close open, 'di ba? Close open, walang problema. Ito ngayon, medyo smooth siya kasi medyo gabi na at na-exercise ko na rin ang aking mga daliri. Pero kung makikinig nyo, meron akong clicking sound. Okay? May clicking sound. So, actually matagal ko na itong problema. Parang mula nung siguro tumuntong ako ng halos lagpas 50, naramdaman ko na po ito. Okay? And nag-consulta na rin ako sa mga therapies sa Healthway na binigyan naman nila ako kung paano ko siya e-exercise, no? Saka anong mga dapat na treatment. At the same time, meron po akong napanood lately kay Dr. June Reyes. Pwede kayong mag-subscribe sa kanya na siya po ay isang physical therapist mula sa New York. At napakaganda rin ang kanyang mga topic. Kasama na nga po dito ang tungkol dito sa tinatawag na trigger finger. So, i-share ko po sa inyo, just in case hindi nyo pa rin siya napapanood, kung ano ba yung mga exercise na ginawa ko para kahit paano ma-improve yung sakit ng daliri ko na nararamdaman ko. Okay? Madalas nga po yan, ginanyan ko siya, minsan, or automatic na gaganyan siya, kailangan ko siyang hawakan para itaas. Na pag ginanon ko minsan may tunog, kok, ganun, kok, na ang sakit, no? So, karagdagan po dun sa aking exercises ay yung bababad ko minsan sa mainit na tubig na may asin, or dati, parafin, ibababad mo siya sa parafin, yung parang candle, natutunawin, it's parafin. Meron din po siyang medyo mas maganda, pampaganda ng balat sa kamay, magiging madulas.
Pero hindi lang po pampaganda siya, kasi gaganda rin yung kumbaga iniinit din siya eh. So yung mga pasma-pasma pwedeng maayos din. Okay. So ngayon po magsimula tayo ng ating exercises sa kamay na pwede niyong gawin siguro mga twice a day. Ako normally ginagawa ko to sa morning, no? Sa morning pagkagising ko, kasi pagising ko sa umaga, super sakit talaga niya, na hindi ko siya mabend. Hindi ko na siya mabend. Pero ngayon tinyo, oh, hapon ako close open ko pa. Pero kung maririnig niyo siya, may clicking sound kahit paano. Okay? So ano po ba yung mga ating exercises na pwedeng gamitin na kahit nakaupo lang kayo, nakahiga kayo, pwede niyong gawin? Okay? Una, ganito po. Total, lagi tayo nagdadasal, di ba? This is the praying position. So, ibibend-bend-bend nyo lang left to right. Left to right. Make parang 5 seconds bawat ganyan. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, mararamdaman nyo dyan. Kung medyo masakit yung daliri nyo, talagang masakit siya pag nagaganyan ka, stretching. Okay? So, do it for 10 times. Okay, 10 times. We call this the praying position. Okay? Ang next po dyan ay yung ating tinatawag na flex and extension. Ganun yung daliri nyo. 1, 2, 3, 4, 5. And then even 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gawin nyo din yun sa kabilang daliri. Okay? Gawin nyo rin yung sa kabilang daliri. 5 seconds per finger. Okay? Yan. Ito, gawin nyo as much as you can, ilang beses. Normally, masakit siya pag binend. Sa akin, sa case ko, yung talaga matindi yung kirot, mas masakit siya pag in-stretch. Yung iba, mas masakit siya pag finlex siya. Okay? Ang next na gagawin nyo ay doctrine, ah, gamitin ko na yung term, is the active range motion. Ganito. Una, ganyan. Okay? And then, you bend it. And then, you close it. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Close it. Ganun po. Ulitin nyo ng 10 times. Okay? Dito nyo lang ng 10 times. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Minsan po, pag medyo naglulukot ang akin daliri, pag ginanyan ko na siya, hindi ko na siya maibuka. Ayan, kunwari yung position na ganyan. Pag ganun na, nahihirapan na ako. Pero mukhang malaki na yung improvement ngayon since nung gawin ko to. Okay? So, gawin nyo ito 10 times. Okay? Ang next po, kung meron kayong squeeze ball or stress ball, para may strengthen yung muscle nyo. Okay? Yan. Do it 10 times. Close open lang. Okay? At the same time, habang ginaganyan nyo yan, pwedeng i-move-move nyo itong inyong i-rotate-rotate nyo. So, ang purpose po nito, ganun din, gawin nyo rin sa kabilang kamay. Okay? Kasi talagang pag minsan, sumusumpong yung inyong trigger finger. Ang sakit niyan, lalo sa morning, hindi nyo kayang iganyan. Ang sakit-sakit. But then, sige lang, kahit masakit, pilitin nyo. Hindi naman niya mabali eh. Okay? Kailangan talaga may movements. Kasi pag pinabayaan yung walang movements, lalo siyang magiging masakit. Tapos, ganyan-ganyan nyo rin lang. Okay? And you also need to, i-massage nyo. Massage nyo yan in circular motion, mga 2 to 3 seconds. Okay? Bawat isa. Mararamdaman nyo, may parang nodules dyan. O parang may gamunggo.
Ganyan-ganyan nyo lang siya. Okay? Ganyan. Yan. Mararamdaman nyo merong comfort ng konti. And then, squish it. Okay? Yan. Hindi siya very smooth pa rin sa akin na. May naiiwan. You know? Okay. Gawin nyo rin to sa kabila. Okay? Okay. Yan. Yan. Then, itong kaliwa ko hindi ganun katindi. Itong kanan ko, kasi it's overused siguro. Dahil kasi right-handed ako eh. So, pagsusulat, pagtatrabaho. So, ito yung masyadong affected. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng diferensya ko ay nandito sa kanan. Yung aking parang tendonitis, tennis elbow, carpal tunnel, trigger finger. So, yung diretso kong yan. Well, malaking pasalamat lang. At least, di ba? Buhay pa tayo, nakakalakad, nakakakita, nakakagalaw. Nagagawa pa natin yung gusto natin. Simpleng problema lang yan. Exercise lang, tubig. Maayos lahat yan. Okay, so reviewin natin. The first one is yung ating praying position. Okay, praying position. Siguro mag-take down kayo ng notes. Mahirap tandaan, lalo na pa nagkakaedad, no? Ako, it happens to me, so I really take down notes. Okay, so the praying position, the active motion, di ba? Active motion. Yan. Yung ating flex. O, tingnan, nagkamali na ako, natunod-tunod. Anyway, hindi naman kailangan sunod-sunod yung pag-flex, pag-stretch, di ba? Yan, each finger, ganyan nyo. Stretch yung ganyan. Yan o, ni-bend nyo. Yan. Diba? Ganun yan, for the other one. Ganyan. Kikita nyo malaking improvement yan. Kasi mula masakit, pero tiisin nyo na lang yung sakit. Hindi naman mababali. Huwag nyo lang overstretch. Baka nga, sa sobrang overstretch naman eh. Right? Tapos, gumamit kayo yung squeeze ball. Rotate, rotate. Squish ball, rotate, rotate. Tapos yung ating massage, okay? So, yan, tumunog, no? Actually, yan, yung mararamdaman nyo, pag ginanyan nyo, nahirap maibalik. In my case, ito yung may diferensya. Itong gitna ko. Yan. Di trigger finger sa akin, dirty finger, eh. Okay? Yan, oh, yan, oh. Ah, kaya na nga po, oh. Nakita nyo? Oh. Diba? Yan, no? Oh. Hirapan ako niyan, oh. Minsan, napakasakit. So, dagdag nga po, mas maganda, ibabad nyo sa mainit na tubig at may asin, or pwede kayong pumunta sa salon, or kung meron kayong paraffin bat, ilubog nyo sa paraffin, cover nyo with plastic, or may gloves naman na bibili for that, eh. So, hanggang mainit, ilubog, huwag na yung napapasok yung kaya nyo. Tapos, after a while, pwede nyo naman tanggalin at tatanggalin ng pumbo. Maganda, maganda. Hindi lang maganda sa balat, maganda pa rin sa effect nito. So, tayong mga mami, mga lola, huwag naman natin pabayaan. May mga masasakit sa ating katawan. Masarap pa mag-ballroom dancing, di ba? Eh, siguro hindi na natin kaya mag-tennis. Ewan ko yung iba. Hindi natin kaya mag bowling. Siguro ang pwede-pwede pa sa ating exercise ay ballroom dancing. If only I have a space here, we will have ballroom dancing sana. Hindi nyo natatanong. Dancer si Wonder Mom. Okay, so huwag nyo pong kalimutan mag-click ng like, mag-share, mag-subscribe, and click that bell button para kayo ay ma-notify tuwing may bago akong upload. I have many interesting pa na i-share sa inyo. Actually, ang dami ko na rin natanggap na mga sulat na eventually i-share ko sa inyo, na pumayag naman sila na basahin ko kasi nga nanghihingi sila ng mga payo.
So, pwede mga ganun. Sa comments portion dyan, pwede nyo naman isulat ko ano mga gusto nyong marinig mula kay Wonder Mom. Bye! See you again. So, shout out sa ating mga friends. Hello, hello po kayo dyan. Okay. Pinabati ko ang mga friends ko from abroad at yung mga best friends ko from Unilever, Gina, Ninang Bing, Ninang Ging, Ninang Linda, Pressy, Tess, Julie, Jet, lahat kayo dyan, kumusta? I miss you all. Kung meron pa ako na miss, next time, I will be greeting you dito. Ah, malapit na birthday ni Ninang Bing. Hello, Ninang Bing! Happy birthday sa October 1. And sa classmate kong si Odette. Odette, happy birthday on October 1. Hindi ko nakakalimutan yan. Classmate ko po siya noong high school. Bye-bye! Bye-bye, this is your Wonder Mom 64. Till next time.